Magandang araw mga kababayan. Kanina ho, sina PBBM at si Congressman Sandro ay nasa SM Manila para sa booster shot dahil dalawang beses na siya na tinamaan ng COVID. At doon, pagkatapos noon ay nagkaroon ng interview sa kanya biglaan at natanong siya tungkol nga sa ano na ba ang update ng usapin tungkol sa asukal, and then nabanggit na rin niya yung tungkol sa reshuffling ng SRA at saka nitong sa usapin sa presyo at yung necessity nga, no, or justification kung dapat nga ba talaga tayong mag-angkat. Panoorin niyo po. Right now, they are starting to cut down the days of the week na nagtatrabaho. And we are very worried, of course, about jobs. So yun ang iniintindi ko talaga right now. So what we are going to do is that we are going to reorganize the SRA. And as soon as that's done, that should be done this week, before the end of this week. We'll reorganize the SRA and then we will come to an arrangement with the industrial consumers, with the planters, the millers, in suppliers of the sugar to coordinate para talaga kung ano yung meron, kung ano yung available, mailabas na sa merkado. And yung kulang, eh kunin na natin. Kunin na natin, mag-import na tayo. Mapipilitan talaga tayo. Unfortunately, it's the same situation in all the agricultural commodities in the Philippines. Kailangan natin, ayaw natin mag-import hanggat maaari. Ngunit, ang problema, hindi sapat yung production natin. At kuminsan yung presyo pati ay napakataas. Kaya kailangan natin, kung hindi natin tutugunan, ang mangyayari, pupunta sa merkado, mataas masyado ang naging production cost. That's why merong subsidy, merong ayuda sa fertilizer, sa sugar, hindi naman siguro kailangan. Because I think we are going to come to a good agreement with the consumers, with the traders, and with the planters and the millers. Sir, Mr. President, on a related point, ang presyo po ng asukal ngayon, especially sa household consumption, nasa 100 pesos per kilo. But kailan po kaya maaasahan na magka-relief ang ating mga consumers sa presyong ganito? That's exactly what we're negotiating now with the traders. Ang tinitingnan natin ay kung ano yung mga in-country na nandito na hindi kailangan mag-import. Pero hindi talaga magkakakulang yan. So later on this year, that's what we are negotiating with the traders now. Hiningi natin they first offered at 80 pesos. So sabi ko, hingin ko na yung 70 pesos, tulungan niya na lang kasi kawawa naman ang tao. And we're getting there. Yeah. Thank you. Thank you very much, President. Tama ho si PBBM na ganyan na nga ang sitwasyon ng iba't iba, halos lahat ng mga agricultural produce natin. Eh, meron tayong, alam niyo yung pagbaba ng ating produksyon. At for sure naman, ito naman yung kanyang pangarap talaga nung panahon pa ng halalan. Ito rin ang kanyang tututukan, ang local production natin ma-improve.